Hello mga ka-blessing, good morning, slim lang ang damit kasi alam nyo ba malamig dito guys, maulan dito sa amin ngayon. So hindi na ako pinapisan at hindi na rin ako nag-change ng damit kasi hindi naman mabaho. And let's go, mag-reaction video tayo ngayon at kung magtataka kayo, wala si ate dito kasi ako lang mag-isa, si ate nandun sa friend niya, birthday kasi so na-birthday siya, ayun. And ako lang mag-isa ngayon. And okay lang kasi excited, super excited na ako dito sa bagong release ni Flo G. Kanina, ay kahapon pa lang, sabi ko te, mag-reaction video tayo. Tapos busy si ate, so hindi namin nagawan. And ginaantay ko talaga na makapag-reaction video ako bago ito mapakinggan. Hindi ko ito pinakinggan, hindi ko ito pinanood, wala talaga. So let's go! Flo G! EBEB! Eh, let's go. Pakinggan natin to. Alam niyo naman, idol ko si Flo G. Top 2 idol ko. So, ayun. Let's go. Pakinggan natin to. So, nag-travel sila dito. Travel. Naaalala ko pa dati nung wala ka. Nararanasan ko na lamang sumaya kapag kasama ang barkada. Wala tong ano guys, walang auto-tune to. Siguro meron pero konti, masyadong konti. Pero hindi ako nakakarinig ng masyadong auto-tune si Flo G dito. Parang ano lang, effects lang, mga reverb, ganun lang nilalagay. Hindi ako marunong mga reverb, ng mga ano-ano dyan, mga effects na nilalagay, mga echo. Pero marami yan guys, mga klase na effects. Pero dito, parang iba kasi yung auto-tune, pero hindi ako masyadong nakakarinig ng auto-tune dito. Kaya kung di nakaka-auto-tune, pabira yan kasi diba, alam nyo naman, puro auto-tune, ganun-ganun ang sinasabi ng mga tao. Pero dito, maganda pa rin makinggan kahit hindi naka-auto-tune. Akala mo yung puso ko di nagagana. Buti na lang ay dumating ka doon. Nagsimulang magkaroon ng pag-asa. Nagkaroon ako ng gana. Sa buhay ko nakala ko wala ng chance ang makadama ng pag-ibig. Buti na lang tinupad ang mga sala. Nung una ay hindi ko inakala. Ganito pala kasi ito yung buhay ko na may kagaya mo. Kasi dati naman ay sanay ako. Mahalaga lang ay buhay ako. Kala ko walang kagaya mo. Pero mali. Buti na lang talaga ay wala akong ibang inasam. Buti na lang di ako nainip sa Tagalaga ba. Ibang klase si Flo G dito ah. Ibang klase pinapakita niya dito, hindi common. 'Di ba kadalasan nagra-rap talaga ganun. Dito parang parang may ganun siyang style dito. Ayan. So excited ano ako guys, excited ako anong reaction ni ate kasi hindi din niya 'to nakita pero okay lang, wala siya eh. Hindi na ako makapagkantay ng hindi ko 'to mapakinggan. Let's go, continue tayo. Buti na lang talaga ay walang ibang inahal. Buti na lang. Buti na lang talaga ay walang ibang binasal. Parang may auto-tune pagka pag gumanon siya, parang may auto-tune konti. Konti na lang dito lang dati ng grabe yung auto-tune nila no. Buti na lang dumating ka na ang masasabi ko lang. Buti na lang talaga ay walang ibang minahal. Tanging ikaw lang. Sa buhay ko'y walang kaplano-plano. Wala akong pakialam sa darating na bukas sa akin kung paano. Pero dahil sa'yo ang dami nang nabago. Buti na lang ay dumating ka sa'yo ko unang naramdamang manalo.
kaya kompleto na ako basta andiyan ka. Wala na akong dapat ipag-alala. Yung mundong malala ay naging maiwaga bigla nung nakilala kita. Kaya sa'yo ay gusto kong magpasalamat. Kahit di kita natagpuan ka agad. Ang pag-ibig ay di pala hinahanap. Dahil lang lang ay mag-abang ka dapat. Ang pag-ibig ay hindi hinahanap, dapat nag-abang ka dapat. Ano ba ibig sabihin nun? Nag-abang? Like, mag-aantay ka? Okay, okay. Totoo naman, mag-aantay talaga, no? Pero pwede na din maghahanap. Hinahanap mo ang pag-ibig. Pero, para sa akin guys, opinion ko to, pagdating sa pag-ibig, parang mag-abang ka lang talaga eh. Parang mag-aantay ka lang talaga na may dadating sa'yo. Kasi kusa, naniniwala ko dyan guys, sa kusa lang dadating. Biglaan lang yung darating, hindi mo yung masana. Uy, siya na pala. Like, biglaan lang talaga. Feeling ko ganun. Totoo yun. Feeling ko totoo yun ganun. Pero, di natin alam. Kasi marami ding nagkakatuluyan sa mga online chatting, online dating, ganun. Marami ding nagkakatuluyan. Pero, para sa akin, opinion ko, mas totoo siguro yung talagang mag-aantay ka kasi dadating lang yan randomly, dadating yan, di mo yan ma-predict kung kailan sadyang dadating lang yan, boom, nandyan ang magmamahal sa'yo, parang ganun. Mas naniwala ako dun, pero naghahanap, okay naman din maghahanap, no? Okay naman din yan, pero nga, para sa akin, para kay Flojie dito, nag-aabang, balik nga natin ng kaunti, baka mali yung pagkaintindi ko. Di ako sure kasi wala si ate. Mas maganda kung yung dalawa kami kasi ma-correction if mali, di ba? Kahit di kita natagpuan ka agad. Ang pag-ibig ay di pala hinahanap. Kailangan lang ay mag-abang ka dapat. Okay, base experience diplogy yun pala. Base experience diplogy. Hindi pala hinahanap daw sabi niya. Mag-aabang ka lang, mag-aantay, parang gano'n. Okay, base experience ha. So, para sa akin, ganun din, parang same-same kami ng ano dito ng opinion about love. Ganun talaga para sa akin. Naghihintay, nag-aabang. Kasi dadating nang yun eh. Ngayon ko palang nadama to. Ganito pala kasi ito. Yung buhay ko na may kagaya mo. Kasi. Dati naman ay sanay ako. Mahalaga lang ay buhay ako. Ang kala ko walang kagaya mo. Kahit di ako nakaka-relate sa lyrics, pero yung chorus nagugustuhan ko. Mali, 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 buti na lang, inisan. Ganun, nagugustuhan ko yun. Trip ko yung chorus dito ah. Buti na lang, di ako nainip sa Tagalog ba? Buti na lang talaga ay wala akong ibang minahan. Ang sweet ni Lamedka! Ang ganda nito! Asan lugar? Asan ba to na lugar to? Saan ba to? Na lugar? Parang ano, yung kapanahonan ng mga dinosaur. Ang ganda na place na to, men. Sobrang ganda nito. Comment down below guys kung saan na lugar to. Gusto ko malaman. Puntahan ko to soon. Buti na lang dumating ka na ang masasabi ko lang. Buti na lang talaga ay wala akong ibang minahal. Tanging ikaw lang. Wala akong ibang. Kasi diba, my girlfriend si Flojie dati, tapos nag-break sila, kaya yun, nabuo yung hayaan mo sila. And hindi siya naghahanap siguro nun. Kasi di ba based sa istorya na hindi siya naghahanap. Buti na lang, ano, wala siyang ibang, wala siyang minamahal. Tapos nung dumating na si Angelica, ayun. Sa ano talaga to sila na istorya nun, nag-start, no? Dun sa 24 Hours Jowa Challenge dun, nagkaka-develop pa sila dun. Sana all. Sa tagal lang magaba. Wala kong ibang minahan. Buti na lang. Wala kong ibang dinasan. Ang masasabi ko lang. Wala kong ibang minahan.
Ang saya nila guys, nag-vacation lang to sila, tapos ayun, nag-shoot na lang habang nag-vacation. Oh, mix by the sauce! Okay! Directed by Tito C! Okay, si Tito C na talaga halos gumagawa ng music video ng mga XB, no? Ng Laplogy, kahit sino. Mastered and mixed by Sauce and Jens E. Okay, okay. Maganda, maganda, maganda. And yeah! And that is it guys. Sana nagustuhan nyo ang reaction video na to. Kahit ako lang mag-isa, sana nag-enjoy kayo. Pero mas sa totoo lang, mas nakaka-enjoy pagkadalawa. Pero excited na talaga ako mapakinggan to. So ang masabi ko sa music na to guys, hindi to, ito na music, hindi to ano, parang yung G-Wolves, yung araw-araw, sobrang favorite ko yun. Yung nandyan agad ako. Pero pa, sa tatlong pinaka-favorite na yun, parang hindi ko to pwede malagay sa top 1 eh. Nasa top 3, top 3 pa na music na favorite ko kang Flow G. Araw-araw, top 1. Nandyan agad ako, top 2 yun para sa akin. Tapos top 3 is yung G-Wolves. And sa solo niya, sa solo track niya. And ito pang apat to. Hindi ko to ano. Maganda siya guys ha. Walang pangit dito. Perfect na perfect. Sadyang di ko lang type kasi di ako makarelate. Sa buong song, di ako makarelate sa buong song. Wala akong girlfriend. Pero maganda pakinggan. Okay? Yung lyrics ni Lon. Simple lang. Anong ganon. Ito din ang kinagustuhan ko talaga. Kablogy talaga. Hindi masyadong malalim. Like, easy. Easy maintindihan. Ganon. Eh, depende na sa tao yun kung mahilig kayo ng malalim na mga music. Nakaka-depende na yun. Dun, kung gusto kayo mahilig ng malalim ng mga music, dun kayo ang Looney, Black 9, dun kayo. At marami pang ibahan lang kayo. Yeah, and that is it. Maganda, maganda. Para sa girlfriend, yeah. Parang pangalawa na to eh. Yung araw-araw, nanliligaw siya. Tapos eto, para sa ano niya, masaya siya na siya ang nakatuluyan, pinapakita dito ni Flow G na nagpapasalamat siya dahil hindi siya nagkamali sa mga desisyon niya sa buhay niya na yung pinili niya si Angelica. And sobrang saya niya. And masaya din ako kasi kinikilig ako sa kanilang dalawa. And yeah, that is it guys. Sana nagustuhan yung reaction video na to. And bago natin tapusin to, shoutout muna tayo. At comment down below kung anong masabi niyo sa reaction video na to. At comment down below kung meron kayong gusto na ipapareact. And isulat niyo sa baba kung bakit yan ang gusto niyo ipapareact. Okay? And bago natin tapusin daw, shoutout muna tayo. So, shoutout kay Reynard. Shoutout kay Jess. Shoutout kay Chanela Faith Bilando. Shoutout kay Raynan Sassy. Shout kay Alan Bilinario, shout kay Dictator 666, shout kay John Joseph Villafria, shout kay Mr. Ausberto, shout kay RB1, shout kay Popsicola TV, shout kay John Joseph, shout kay Jomar D. Guzman, and that is it guys. Bye guys. Subscribe.